hot topic ng mga marites ngayon. Ang tungkol sa kontrobersyal na kasal kung saan ang abay kahati raw sa puso ng groom. Nung una, tila pabiro lang na nilagyan ng caption ng iba ang viral wedding photong ito. In the event that the bride is unable to fulfill her duties, the maid of honor will take her place. Ang kapal ng mukha, parang siya ang ikakasal. Pero ang ilang nakadalo mismo sa kasal na nangyari sa simbahan ng San Nicolas de Tolentino sa bayan ng Dimyaw sa Bohol, may napansin din daw talagang kakaiba. Para malaman kung may batayan ba ang mga pinagpipiestahan ng mga marites ngayon online, tinuntun namin ang bride, ang 26 anyos na si Jorimi. Ang babae raw na kasama nila ng kanyang groom sa kanilang wedding photo, hindi niya maid of honor, kundi best woman ng kanyang groom na si Alice. Palakpakan ko the best woman. Masakit po sa po sa akin kasi I was supposed to be the best woman because it was my wedding. My husband keeps insisting that is the only best woman there because she's the only family he had there. Kahit masakit po, pumayag na lang para maging successful na lang yung wedding namin. Nito lang July 4, nung nakilala ni Jorimi sa dating app ang Slovenia. Na-discourage po ako kasi gusto ko yung susunduin mo ba sa airport tapos yung may background na music. Sa pakiwari niya, malinis naman daw ang intensyon ni Alice. Kaya mabilis na nahulog ang loob niya rito. At makalipas lang ang halos isang linggo. Naging MU agad kami July 8. Nag-decide nga po siya nga. Expect na totoo yun kasi who would marry at that very first time pinakilala niya po ako sa parents niya. And through chatbot, he told his parents that I'm finally the one that I want to marry for the rest of my life. Pero sa tuwing lumalabas daw sila ni Alice, may lagi raw silang kasama. Ang girl best friend nito, ang 23 anyos na Pilipina rin, si Betty, hindi niya tunay na pangalan. Pinakilala, binili ko, tapos binigay ko pa sa kanya. Katunayan, bago ang kasal sa simbahan, sa kanilang virtual civil wedding nitong July 19, present din si Betty para maging witness. You may now celebrate as a married couple! Congrats! Kalaunan, at dahil wala raw ibang kaanak sa Pilipinas si Alice, pinakiusapan daw nito na maging best woman sa kanilang kasal. Noon para sa part ko, talagang like sumabog na po ako from reception up to here. Gusto ko siyang kausapin mahinang, but why did you do this to me? Gusto ko sipain siya, ganun, malis ka dyan, ako dyan. Pero ayoko, kasi gusto ko pakiusapan lang sana. Sa kabila nito, natuloy ang kanilang pag-iisang dibdib. Si Betty nagbigay pa ng congratulatory message sa kanilang reception. Wish you all the best. And Buang, always remember that. And Ate Jo, always remember that I'm always there. If you need anything, you need someone to talk, I'm always there, both of you guys. Wish you all the best and I love you. Congrats! Ayon din kay Jorime. Kaya naman ito lang Lunes, na-confine na siya sa ospital. Pagod na yung katawan ko, pero yung otak ko walang malaban pa eh. Si Alice naman, may ilang araw. Magpang-abot kaya sila? Nag-inom pa pala sila dito kasi ang dami battle eh. At ano naman ang masasabi ng best woman sa kasal sa lahat ng mga aligasyon at haka-haka? Gusto nga maabot ta bisag asa sa barangay ta magtubi ha asa man kana ko kwaon kwaon kana ko bisag asa ka tigko gusto nga mamatay nga wa ko katungog sa inyong side kinahanglan. Magbigay kaya ng kanilang panig ang groom at ang best woman. I would just explain my side of the story. Susunod na! The wedding, I would like.
my best woman on the wedding. And she said, oh no, then we will have no wedding. Then she said, okay, we will be on your side because you don't have nobody. Come to the wedding, everything fine. I realized that she go behind my back, put in the places to be my best man, the person who I even didn't know. They are start pushing away and start acting badly toward us too. I was angry. We make a deal that distance herself from me and tapos na isang buwan pa lang silang magkakilala, tapos na pagdesisyon na nila na magpakasal agad. To your side also. Ang pagpapakasal, malaking desisyon. Sabi nga ng matatanda, hindi ito parang kanin lang na pwedeng isubo. Pagkatapos,